Magandang hapon po sa inyong lahat. So, wiring diagram na naman po tayo ng CDI TMX155. So, itong lahat na diagram na itinago ko, hindi naman ako ang gumawa nito. Dati kasi may nakilala ko na mekaniko, ibinigay niya ito lahat sa akin, kaya gusto ko rin itong ishare sa mga bago pa lang na nagsisimula sa pag-wiring. Dito sa CDI ng TMX155, may makikita tayo dito na 6 pin, no? Pero lima lang ang gagamitin natin, yung sa bandang gitna, sa bandang ibaba, i-disregards natin yan, hindi natin yan gagamitin. Pero pwede rin nyo naman yung itap sa mga ground, body ground or sa battery, or pwede nyo rin yung pagsamahin yung sa bandang kaliwa, itong ground na to, pwede nyo naman itong pagsamahin silang dalawa. Pero pwede rin itap nyo ito sa body ground. Pero lima lang ang gagamitin natin dito. At dito muna tayo magsimula sa bandang kanan, no? So itong wire na ito, ito yung wire ng primary coil, no? Red black ang kulay nito na papunta ng ating stator, no? Ito yung ating AC input, no? Dahil ang kanyang power supply ay galing ng stator. Huwag niyong kalimutan, red black po, black or black red ang kulay nito, no? At dito naman sa bandang itaas ng kanan, ito yung wire na tinatawag natin na kill switch, no? So, ano ba itong kill switch? Bakit tinatawag natin ito na kill switch, no? Itong wire na to ay papunta ng ignition, no? So, black-white ang kulay nito, mga kamoto. So, itong kill switch, kapag nadidikit ito sa ground, o dito, yung makikita nyo na parang antena yan, or sa mga body ground, kapag wire na ito, kapag nag-off tayo ng ating ignition switch, kapag nadidikit ito sa ground, namamatay lahat ng supply sa ating mga motor, no? So, namamatay ang motor natin kapag nag-off tayo ng ignition switch dahil meron dito kill switch. At dito naman tayo sa bandang gitna ng itaas. Ito yung wire na papunta ng ating ignition coil, no? Ito yung ating trigger, no? Na papunta ng ating ignition coil para magbigay siya supply hanggang umabot sa ating spark plug, no? Ang kulay nito is black-yellow. Tingnan nyo na lang sa inyong CDI sa TMX na 155. Kung iba man ang kanyang kulay na inyong nakita, ang importante, masundan natin ang kanyang kondiksyon, no? Na papunta ng ating ignition coil. At dito naman tayo sa bandang itaas ng kaliwa. So itong wire na ito ay papunta ng ating pulsero, yung tinatawag natin na pick-up, oh, pick-up coil. Ito yung timing trigger natin, no? Papunta ng ating pulser. Nasa loob yan ng stator, no? Makita natin dyan sa ating mga makina, pulser. Ang kulay nito is blue-yellow, no? Sa TMX, kadalasan blue-yellow ang kulay nito. At dito man tayo sa bandang ibaba ng kaliwa. So, itong wire na ito, ito yung ating negatibo, yung tinatawag natin na ground, no? Kung nasa kanina, tinuro ko ito, itong parang antena. So, ito rin, no? Ito. So, same lang ito sila, no? Dito rin sa kanyang battery, no? Yung negative, ito yung tinatawag natin na ground. So, kahit saan yung bandang ilagay ito, pwede sa body ground, sa battery, same lang ito sila lahat, no? Nakakabit rin sa mga body ground. At isama ko na lang rito sa kanyang ignition coil para maintindihan sa kanyang ignition switch pala para maintindihan naman ng lahat ng mga itong ECC, ito yung accessory wire, no? Ito yung nagdadala ng power supply, no? Nagkaroon ng power supply para tumutunog na yung busina, nagka-signal light na siya, umilaw ang dashboard, neutral natin. So ito yung nagdadala ng power supply, no? Itong accessory wire, no? Itong wire na ito, ito rin yung sinusuplayan ng red wire, no? Na galing ng ating 12 volts DC na battery, no? Itong red wire na to, positive po ito. Sinusuplayan po niya ng power supply na papunta ng ating accessory wire. At kinokontrol naman ni accessory wire para maibahagi rin niya sa mga iba pang konektadong wirings. At dito naman sa kanyang stator, may makikita tayo dito na yellow wire, no? Ito yung wire na tinatawag natin na light coil, no? Ang wire na ito ay papunta ng ating rectifier regulator, no? Kulay yellow po ito. At
Ito rin yung wire na papunta ng switch ng ating headlight, no? Ito yung main supply na from stator, no? So galing ito ng kanyang power supply ng ating stator. At mayroong ditong isang wire na galing rin na ating rectifier regulator, no? So itong wire na ito ay papunta ng main switch, no? Dito sa headlight, no? At dito naman sa switch ng headlight, mayroon ditong low beam at saka high beam, no? At itong sa parang antena niya, ito yung ground, no? Para umilaw yung ilaw ng ating headlight, no? So, yun lang mga kamoto. At baka naguluhan kayo rito, pwede nyo naman itong i-screenshots. At pwede naman nyo itanong sa mga, or may makakilala kayong mekaniko kung nagtukma ba ang diagram na ito. At natingnan ko naman ito sa motor, ang kanyang bawat koneksyon, nagtukma naman. So hanggang dito na lang yung videos natin. At hanggang dito na lang muna tayo. So yun lang. See you in my next video. Ingat kayo sa inyong pag-wiring at ako'y magpapaalam na.